Okay, kung naninibago kayo, ako din, naninibago rin ako mga sis. Okay, wala na po akong braces. So, braces off na tayo mga sis. So, hindi rin ako sanay sa itsura ko. So, pre-press lang tayong hindi sanay. Okay, so ngayon, ikakwento ko lang sa inyo yung experience ko sa braces. So, let's go! Hindi pa rin ako sanay humarap sa camera ng walang braces kasi pre-press tayo na sanay mga sis. So, pagka-uwi ko kaya nun sa bahay, parang sila, wow, nakapustiso ka ba? Ganto ganyan. Totoo to, guys. So, quick backstory muna tayo, guys. Wait, 2015 kasi. Tingnan nyo naman yung ipin ko. O, diba? Like, mga sis, yung ipin ko. Alam kong pangit. So, ayan, medyo nagsusungkit na yung ipin ko. Tapos, kita nyo naman, diba, na yung ipin ko is butas. Ayan na, agaw kita sa camera, pero nung tinanggalan na rin ako ng braces, bakat pa rin yung pasta sa akin. Ayan. Tapos nung 2017, ayan, napastahan na po yung ipin ko. Oo, 2 years inabot, di ba? Bago mapastahan yung ipin ko, so, maif nanonood ka. Ang tagal na butas ng ipin ko. Tapos hanggang sa lumala talaga yung butas ng ipin ko. Kaya, ayun, nung sobrang lala niya na, naisipan na talaga nila mama na ipapasta yung ipin ko. Kasi ang pangit talaga ng ipin ko, guys. Tapos, sungki-sungki pa ganun. And then, nung 2018, ayan na, guys. Nung August 2018, grade 8 ako nun, nag-start na ako magpa-braces. Kasi, pag nagala kasi sila mama, hindi man gala, like, may ka-meeting sila. Lagi ako nasama kasi nga gusto ko laging nasa labas din. So, sinasama ako nila mama tapos sabi ng mga friends ni mama na parang, sis, ayaw mo pa ba ipabraces yung anak mo? Ganto ganyan. Kasi nung bata nga ako, pinagmamodel kami nila mama. So, ayun, hanggang sa pagmamodeling-modeling, sabi ng mga friends ni mama, ipabraces nga daw ako kami nila ate. Kasi yung ipin ko, guys, sobrang sungkit. Tapos, ang pangit ng ipin ko. Kita nyo? Like, parang cringe. Kaya, alam nyo ba, bago ako tanggalan ni Doc ng braces, niloloko ako nila ate. Yung itsura ko daw, ganun pa rin. Nung bata ako, ganito, ganyan. So, yung in-adjust talaga si ipin ko is etong harap. And kita nyo ngayon, yung difference niya compare sa picture. Na yung harap ko is parang medyo naka-forward siya. Tapos eto, nakalikod. Ayan, nakalikod yung mga ipin ko. As in, sobrang sungki-sungki ng ipin ko, guys. So, if matagal na kayo sa channel ko, yung unang-unang video ko, kita nyo doon na yung ipin ko talaga is puro sungki-sungki. Okay, so nung naka-braces na ako, sobrang nakakapanibago, guys. Kasi parang, ah, oh, may bakal yung ipin ko, ganito, ganyan. Tapos, naglalakad pa ako ng mga klase ko na, oh, paano ko magsalita? Yung parang nabubulol-bulol daw ba, ganito, ganyan. Pero, nung unang nakita nila ako sa school is, ano, inaasar nila ako kasi pag nagsasalita daw ako, malaway. Parang nasabit kasi sa, ano, bracket. So, pag nagsasalita ako, yung laway daw, parang kahit ako, nandidiri din ako. Pero, ganun talaga. Kasi hindi rin talaga ako masyadong sanay pa. Tapos, yung kinakain ko lang nung naka-braces ako, guys, is mga noodles, shake. Kasi may pasok nun. So, yun lang talaga yung kinakain ko. Yung sa mga canteen, yung mga shake-shake lang. Kasi, sa una, guys, masakit talaga siya. Lalo na kapag hindi ka pa sanay, diba? So, nung nandun ako sa school, kami ng mga friends ko, yung in-order ko pa is barbecue. Kasi yun yung lagi namin kinakain. Nagba-barbecue kami. Tapos, noon, nung kakain na ako, ang sakit sa ipin. Kasi diba, bagong lagay nga lang yung braces ko noon. So, sabi ko, ang sakit. Kasi syempre, hindi ka pa sanay. So, masakit talaga siya kapag kumakagat ka. So, ayun, binigay ko na lang yung pagkain ko sa kanila. Tapos, umorder ako ng shake. Kasi nga, hindi na talaga ako makanguya. Kasi nung first day ko ng braces, nakakakain pa ako, guys. Yung normal lang. Tapos kinabukasan, pagkagising ko, sabi ko, ang sakit ng ipin ko. Yun, masakit na talaga yung ipin ko. Tapos medyo nahihirapan ako mag-toothbrush. Kasi nga, pag nag-toothbrush ako, parang sobrang nangingilo siya. Kasi sobrang sakit talaga sa feeling. Tapos yung bagong braces ako, yung lagi ko pa kinukuhang kulay is color blue. Kasi, syempre, bagong braces ka nun. So, ilalatag nila sa'yo yung lahat ng mga colors na meron si Dad dun. So, like, parang, hindi ko alam. Ay, ganito pala yung feeling yung mga nasa Facebook, yung mga meme, kung ano yung kukunin mong kulay. So, yung kinuha kong color is blue. Hanggang sa tumagal ng tumagal, syempre, wala ka na mapiling kulay, di ba? Kasi, like, parang, ayoko ng ganyang kulay, ganito, ganyan. So, yun lagi ko na
nakuha ang color is color black. Kaya kung mapapansin niyo sa mga videos ko is lagi lang color black. Pero kapag walang black is kumukuha naman ako ng ibang color. Pero dark pa din. Kasi like ayoko na nung color blue sa ngipin ko. Nah. Tapos nung February 2021, akala ko guys, akala ko talaga tatanggalan na ako ng braces. Nag-vlog pa ako noon, ganyan na parang, guys, tatanggalan na ako ng braces. Tapos hindi pala. Hindi natuloy kasi yung ipin ko guys, pantay na siya. Kasi yung taas lang talaga yung in-adjust ni Doc. Hindi niya ginalat ang ilalim. May braces, pero pantay-pantay naman kasi yung ipin ko sa ilalim. Yung taas lang talaga yung pangit, like sungki-sungki nga ganun. So, nag-expect talaga ako na tatanggalan na ako ni Doc ng braces, pero hindi. Hindi niya pa ako tinanggalan. In-adjust niya pa to, yung harap ko. And kasi hindi nga siya pantay. Hanggang sa na-move siya nung April. Akala ko tatanggalan na ulit yung braces ko. Pero nung nakita ni Doc, sabi niya, ito daw, nakapasok sa loob. Ito naman. Bale, itong harap pantay na, pero ito, hindi siya nakaurong sa harap. So, medyo nakalikod pa siya. So, in-adjust ulit siya ni Doc. And then, ngayon guys, May 2021, tinanggalan na ako ng braces, finally. Sobrang saya, kasi di ba yung iba, like, nag-braces sila for 5 years and above. Yung iba, umabot na mga 9 years, ganon. Tapos ako, 3 years lang inabot. So, ayan. Sabi ni Doc, after daw magpa-braces is yung iba nagpapa-whitening. Pero yung iba naman is nag-i-strips. So, update ko pa kayo guys kung ano yung mangyayari sa akin doon. Kung mag-whiten ba yung ipin ko. Pero separate video na yun. By the way guys, wala pa pala akong retainers. Kasi ginagawa pa ni Doc. So, hopefully by this week or next week, makuha ko na yung retainers ko. And nagtanong pala ako guys sa Instagram, questions about braces. So, sasagutin natin yung iba doon. Ako, sa experience ko guys, wala. Ewan ko, siguro kasi mataas din yung pain tolerance ko. So, ako, nakakain ko lahat. Nakakain ako ng mga baka, barbecue. Nung tumagal na ha, hindi nung mga baguhan pa lang yung braces ko. Pero nakadepende rin kasi yung guys sa ipin mo kung kaya mo ba talaga makakain. Kasi si Ate Ruth, medyo nahihirapan pa rin siya kumain ng mga baka. Pero ako, nakakain ako eh. Hindi ko alam kung bakit. Yung lagi ko nang kinukuha is color black nga. Kung walang black, edi mag-iisik ako sa red or blue. Yun lang. Or usually, dark purple. Dark purple. Oh, violet. Basta yun, guys. Dark na color ng violet. Yun. Kasi ayoko ng light colors. And hindi ako nagamit ng mga pink sa ipin ko. Kasi feeling ko hindi siya bagay sa akin. Ako, guys. Personally, nasakit yung ipin ko tuwing nagpapa-adjust. Kasi, syempre, sinisikipan, diba? So, parang ako, Doc, hindi na naman ako makakakain nito. Tuwing bagong adjust yung ipin ko, kinabukasan siya nasakit. Usually, mga 1 to 2 days lang siya naabot. Tapos, okay, nakakain na ulit ako ng mga gusto ko. Hindi! Alam nyo ba guys, nung first day ko, kumain pa ako ng madami. Like, kumain kami sa labas, nag-barbecue pa ako, nung nag-chicken, nung bagong braces ako nun na. So, ewan ko, hindi talaga nasakit yung ipin ko, pero kinabukasan. Ang sakit niya, mga best. Sobrang sakit niya, promise. Ang hirap mag-toothbrush. Pinakaayaw kong color, guys, ng rubber is yellow. Alam niyo ba, tinry ko yan. Hindi yung yellow na ano, ah, bright. Yung pastel yellow. Kasi sabi ko, gusto ko mag-try ng pastel colors. Dapat pastel pink. Pero wala nung color si Doc nung araw na yun. Yung first color na pinalagay ko, guys, sa ipin ko, color blue. Kasi nga nung time na yun, parang hindi ko alam. Parang, gusto ko lahat ng colors na yan. Para alam ko hindi siya bagay sa ipin ko. Gusto ko rin itry yung, ano, yung colors na yun. Yung lahat, iba't ibang color. Kaso, nahiya ako kay Doc sabihin kasi nakakaya, isang rubber lang kukunin niya dun sa ano. Kasi yung itsura ng rubber, di ba, parang paganyan siya. So, ayun, nag-iisip lang sa isang color. Ako, yung madalas kong ginagamit, yun nga, black. Kasi, yun lang talaga yung feeling kong okay sa ipin ko. Or blue. Usually, kapag walang black or blue, nag-ano ako, red or purple, dark violet talaga. Pero, well, nireserban ako ni Ate Val. So, Ate Val, if you're watching, thank you. Sa una, hindi ka pa komportable. Pero habang tumatagal, magiging komportable ka na kasi masasanay ka na na may bakal sa ipin mo. And kapag nagtututbrush ka, ayun. Ako talaga, sa toothbrush talaga ako nahihirapan. Kasi
tignan nyo, nung bata ako, di ba, bulok yung ipin ko kasi nga, once a day lang ako nagtututbrush, o di ba, ganun ako katamad, pero nung nagbraces ako, sinisipag ako magtutbrush. So, eto, nakadepende to, guys, sa case ng ipin mo. Pero ako, sa case ng ipin ko, is inabot lang ako ng 25K all in all. Mura na rin yun, guys, kasi di ba sa ibang mga dentist, parang lagpas 25K pa yung inaabot sa mga cases nung ipin ng client nila. And guys, nagpa-braces pala ako kay Doc Pulmano. Yung location nila is sa San Antonio. So, ayan, nandyan yung details. Check nyo na lang. Tapos sabihin nyo, ah, nirefer ko kayo kung magpapa-braces kayo. Guys, super bait ni Doc, as in, tapos marami na rin kaming nirefer sa kanya, kahit magpapaklining ka lang, ganon, magpapabraces, promise guys, super bait ni Doc. So, dun kayo ha, dun kayo magpabraces, okay? So, ayan lang guys, I hope nag-enjoy guys sa ating adventure time and masasanay na rin tayo guys na wala akong braces. Naninibago din ako, okay? Ay, bye!